18 ng Marso, Lunes ng 2nd linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging maawain kayo, gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag ninyong sumpain ang sinuman at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang saganang takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibubuhos nila sa inyong kandungan. Sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, maging maawain kayo gaya ng inyong amang maawain. Ang Diyos ay pag-ibig at nahahayag ang pag-ibig niyang ito sa kanyang pagiging maawain. Nahahayag naman ang pagkamaawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad. Ang awa o habag ay hindi lamang bugso ng damdamin. Ito ay isang pagpapasya, una sa lahat. Pagpapasyang magpatawad sa sino mang nagkasala o nakasakit sa atin. Karapat-dapat man siyang patawarin o hindi. Sa makatuwid, ang awa, katulad ng pagmamahal, ay hindi naghahanap muna ng dahilan para maawa o magmahal. Kung ganoon, iginagawad ng naawa ang pagpapatawad bunsod ng kanyang kagandahang loob at hindi dahil sa anumang magandang katangiang ipinakikita ng kinaawaan at nangangailangan ng pagpapatawad. Sa madaling salita, naawa at nagpapatawad sa atin ang Diyos dahil nagmamahal siya sa atin sa kabila ng kasamaan at kasalanan natin. Una tayong minahal, kinahabagan at pinatawad ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Kung tunay tayong mga anak ng Diyos, dapat lang na tularan natin siya at maging maawain tayo sa kapwa. Pagsasagawa, sino-sino ang naaalala mong nakasakit o nakagawa sa iyo ng masama? Napatawad mo na ba sila? Kung hindi pa, kailan? Anong kailangan nilang gawin para mapatawad mo sila? Paano kung hindi nila magawa?